tinatanong niyo ako, anong prediction ko for this year? Ano ba ang maganda sa taon nito? Okay? Ano ba magandang naghihintay sa Pilipinas? Okay, ha? Ang maganda lang talaga sa Pilipinas, itong taon nito, ang pinaka talagang medyo aangat yung business, number one, drugstore. Yan, number one. Number two, doctors. Yan, yung mga doctors. Yan. Okay sila. Kung tutusin nga, ang tagal ng swerte nila. Since nung 2020, talagang hanggang ngayon sinuswerte pa rin ng mga doktor. So, pero ngayon taon na ito, 2023, mas swerte ngayon ang mga doktor. Okay? Or, then susunod, hospital. Mga health-related. Mga health. Ay, hindi lang. Hindi, may susunod pa ako. Oo. Susunod, funeral. What? Alam mo na kung ano ibig sabihin nun. And then, ang ending, cemetery. Okay? So, it means, etong taon na ito, marami mamamatay. Sinabi ko rin, etong taon na ito, marami mawawala ng trabaho. Sinabi ko rin yun. Maraming kumpanya ang magsasara. Dapat nga lahat naman talaga hindi ligtas eh. Pero, siyempre, meron tayong mga sinasabing zodiac sign. Na hindi umaayon for this year. Yung mga pinanganak number one ng rabbit. Dapat nga swerte, di ba? Pero, paulit-ulit ko sinabi yan kahit sa mga, alam nyo, kahit kayo, sinabi ko na yan. Pag zodiac sign mo this year, hindi ka swerte. Tsaka yung agriculture natin, talagang bumabaksak at talagang namamatay. So sige nga, ano sinasabi nila prosperous and longevity na lagi, di ba? Pag sinabi mo naman ng 2023, ay water rabbit. Pero nakalimutan yung element ng zodiac sign. Dalawa labas yan. Kasi itong nakikita kong taon nito, ito yung illness natin na taon ng 2023. Nasa, yung star natin, lamang ang star ng illness. So marami talaga pwede. Of course, pakamalas. Pakamalas. I am sorry, yun ang totoo eh. Pakamalas. So it means, etong taon na ito, marami mamamatay. Pa? Worldwide dyan o Pilipinas lang? Ako, pwede ko sabihin worldwide, pero syempre wala naman ako pakialam sa ibang bansa eh. Ang pakialam ko dito sa Pilipinas. Honest lang ako ha. Oo. Pero kung... Saan mo nakita yan, Master? Ha? Saan mo nakita based yan? Based on ano, sa element din. Sa element? Based din na rin sa numbers. Tapos, based na rin sa card. Pero ako, hindi naman common kinard ko yan. Ibig sabihin, syempre ayoko rin naman mangyari. Oh, may anak ako eh. Okay. Tapos may kamag-anak ako. Tsaka ayoko rin naman makita mga tao nawawala ng... Kumo naman mamatayan. Tsaka hindi naman ako si God. Kung bakit ko sinabi yan, para mag-ingat kayo. Kasi bakit? Kasi totoo, may panahon talaga na lalakas ang mga sementeryo, puninarya, at hospital. Aminin man natin o hindi. May mga panahon na sila talaga ang aangat. Sila yung... Ano mo ba yan yung 2020? Oo. Ang 2020, iba yung sinabi ko eh, baksak ang economy, maraming pagsubok eh. Yun baksak ang, naman talaga. Oo, yun naman ang sinabi ko eh. Noong 2020, naalala ko, wala ako sinabi about positive. Puro alam ko, negative eh. May iba nga doon na sa Facebook, nag-challenge sa akin. Sige nga, ilabas mo nga. Hindi nilabas ko ngayon interview, tsaka yung Maynila Stand. Ayaw ko, 2020 ako yun. So, nilabas ko lang kung ano sinabi ko lang. So, sabi ko, ganito lang yan. I have nothing to prove. Kung wala kayong masabi, at kung tingin nyo talaga, pareho lang ako sa iba, hindi ko kailangan mag-explain, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi itong live naman to, nandito yung video. Hanapin nyo lang. Ang mga kabataan, hindi affected sa sinabi ko. Hindi ko sinasabi lahat. Tayong mga medyo may edad. Yung nasa 30s, going to 50s, 50 going to 60. Pero yung mga sinasabi natin, 20s, mga gano'n, mga sabi natin 10 to 20s to 29, hindi sila affected. Ah,
Ang sabi nga din po, parang this year din daw po, kasi since rabbit daw, parang longevity, prosperity, tapos... Sabi nila. Pero iba naman ang salita ko. Dahil ako, bago naman pumasok ang 2023, nagsalita na ako last year pa. Inunahan ko na. Na kung inaakala niyo na magandang taong ng 2023, kasi naniniwala kayo na maganda ang pasok ng swerte. Oh, sige. To cease to believe. Pero ako, simple lang ang sasabihin ko sa inyo. Iba naghihintay. Kasi global, magulo ang bansa. Sobrang gulo. Ginugulo tayo, nadadamay ang Philippines, naapektuhan tayo. Aminin man ninyo, hindi. Okay? Tapos ang politika ng Pilipino, mga gago. Oo. Yung mga nasa Malacanang, nanggugulo yan. Nanggugulo. Hindi naman problema ang presidente. Sabihin na natin nagagawa ng presidente ang trabaho. Pero hanggang mayroong mga ahas, hanggang may umeepal, hanggang may nanggugulo, yun ang problema. Kaya kung bakit magulo ang bansa ng Pilipinas. Tapos ang mga Pilipino naman, ito pa ang problema. Sinabi ko rin, itong taon na ito, marami mawawala ng trabaho. Sinabi ko rin yun. Marami, 2023. Maraming kumpanya ang magsasara. Suko na. Hindi na kaya. Hindi na nila kayang mag-gamble. Kasi bakit? Ang laki na nawawala sa kanila. Ang garments factory, marami magsasara. Marami. So ngayon, medyo iba ang sinasabi ng taong 2023. Kasi bunga to ng nangyari na to ng 2022, pinipilit nila talaga na mas makasurvive. Pero yun nga ang problema, pumasok ang 2023, dito sila bibigay. Kaya karamihan ng mga businessman na nalugi at wala naman nakuha ng 2022, hindi sila nakasurvive. Talagang, so ngayon, eto na, dito sila papasok. Tapos bukod doon, okay, dahil sa bumagsak ang product natin, talaga naman ang laki ng talagang binagsak ng product natin. Bakit? Kasi sinuporta ng China. Lahat ng mga Pilipino, nandito sa mura. Oo, kulay magenta yun, pero masama na ang balita. Kukuha na. Tsaka yung agriculture natin, talagang bumabagsak at talagang namamatay. So, ano sinasabi nila prosperous and longevity? Tsaka, kasi this year is water. Oh, okay. Tubig tayo. Nakarantaw tubig din. So, ano sinabi ng taon ng tubig? O, yan na, sinabi na sa inyo. Ang daming ang tubig. Diba? So, ngayon tubig na naman kasi 2022 is underwater. This year, 2023 is underwater. Okay? Ulit. Ang tiger is wood. Kung tutusin, pareho lang nga eh. Pareho lang naging element. Lagi nababanggit kasi yung isang element lang. Lagi pag sinabi mo, 2022, underwater element. Water tiger. Ganun lang lagi, di ba? Pag sinabi mo naman ng 2023, ay water rabbit. Pero nakalimutan yung element ng zodiac sign. Dalawa dapat. Kahit ikaw dalawa, ako dalawa, ikaw dalawa. Bakit? Yung zodiac sign may element. At yung taon may element. Kasi kung walang element yan, hindi magtutulungan yung dalawa na yan. Dapat may element yung zodiac sign, may element yung taon. Kasi yung taon, number. So, bawat number may element. So, dito mo ilalaro yan. Kasi, kung baga sa ano, pipredikin mo kung ano nakikita mo based on the elements. Dahil nga sabi nga, umiikot tayo sa limang elemento. Okay? Metal, water, wood, fire, earth. Iniikutan natin. Eto, may wood. May bakal. Kahit saan ka magpunta, may bakal. Yung katawan natin, may bakal. Relo ko, may bakal. Diba? Yung katawan mo, may tubig. Umiihip. May dugo. Umiikot. Diba? Tapos ang fire. Electricity is considered fire.
Tapos kahit saan ka magpunta, restaurant, may kakain ka. Hindi ka nalalayo. Talagang lalapit at lalapit. Pag uwi mo, may apoy din eh. Magluluto ka rin eh. So hindi ka nalalayo sa mga five elements. Ay yung lupa, earth yan. Itong tinatapakan natin. Pag baba mo sa ano, earth yan. So nandyan ang five elements. So nandun yung five. So iikot yan sa taon at sa zodiac sign. Pero kailangan lang, alam mo lang kung paano mo babalansihin. Kaya lang, ang mga tao, hindi alam yan eh. Hindi sila, wala silang alam sa mga nababanggit ko, yung mga element-element na yan. Oo. Kahit nasabihin mo pang alam nila ang element this year, pero hindi pa rin alam ng tao eh, kung paano gamitin, paano sila, kasi hindi mo malaman kung ikaw ba, mas anong element na mas marami dyan sa tabi mo. Hindi mo napapansin. Kaya ka nagiging negative dahil mas maraming wood. Ay, pati katawan ko, may wood. Napapalibutan ako ng wood, hindi ako nagiging positive. Kasi bakit? Parang hindi nagtutulungan yung lugar na tinatapakan ko, ini-stayan ko. Kasi ang daming wood pala. So kailangan ko pala maglagay ng tubig dito. Oh, para balanse. Siguro magiging health conscious tayo for this year. Yung hindi tayo basta magpapabaya. Tapos iingatan natin yung sarili natin sa mga pagkain na pinapasok natin sa katawan. Kasi marami magkakasakit dahil dyan sa mga, lalo na especially sa atin, lalo na tayo. Sa mga tinetake natin, pwedeng ngayon taon neto, dito lumabas yung mga sakit natin. Basta't pag zodiac sign mo ngayon, hindi ka swerte. Lalo na last year, sinabi ko, Tiger, natutuwa kayo. Tiger, swerte kayo. Sige, sabi niyo swerte. Pero ako, hindi. Hindi talaga. Kasi zodiac sign nyo. Kasi ganito yon. Kung pinaniniwalaan nyo na swerte kayo, kabaliktaran yan. Kasi mas binibigyan ka ng pagsubok pag nasa loob ka ng taon mo. Ikaw yung nakatoka. Ikaw yung parang itetest nila. Na since year mo ngayon, year ngayon ng ano mo, negative. Makakaligtas, nasa tao. Nasa iyo, nasa akin. Bakit? Kasi alam mo na nang baksak. Alam mo na nga may problema. Pero, kung hindi ka mag-iingat, hindi mo pagbubutihan kung ano yung ginagawa mo. At hindi mo, na. Oo. Oh, hindi mo naman papahalagan kung anong pumapasok sa'yo, pwede talaga, kasama ka sa mga problema talaga sa 2023. Pero ako, simple lang. Positive lang. Laban sa buhay. Pag nadapa, bangon. Tapos din, konting ingat lang sa pera. Kasi ang mga Pilipino, di takot maghirap. Hindi na ako naniniwala ng mga Pilipino, kahit mareklamo, kahit anong hirap. Parang mabubuhay. Meron kapangyarihan talaga mga, kahit nga chismosa, wala na nga malabon eh. Wala na nga makain, pero mo na, nagawa pa nga, tingnan mo naman, buhay naman lahat. Wala namang Oo. Eh, ang namamatay ng COVID-19, yung mga mayayaman, pero may nabalitaan ba kayong, wala. Puro artista nga, tsaka mga celebrity, tsaka mga, alam mo na, mga bepera talaga nagsabi na kinovid eh. Pero meron ba kayo nakita ang mga Pilipino nag-complain na, uy, kinovid ako? Wala. Alam mo, kasi ako lagi ko sinasabi, yan ang isa sa mga common na tinatanong sa akin, Master, ano bang pangontra kapag minamalas kami ngayon taon nito? Lagi yan eh, yan ang laging ano ko eh. Alam ko, sabi ko nga eh, kahit walang pampaswerte, kaya. Hindi ko lang alam kung bakit hinahanap niyo pampaswerte. Alam nyo, pag pinanganak kang bobo ka, huwag mo nang ikaila. Naghahanap ka ng pagpaswerte, simple lang, ibinigay na nga sa'yo ng Diyos eh. Tatakas sila, anong binigay sa akin ng Diyos? Nasa'yo na yan eh. Nasa'yo na, di mo lang ginamit. Yung utak mo, gamitin mo lang sa tama. Yes, iba ang calendar namin sa Chinese, iba ang calendar sa Western. Oo. So, mas nalilate kami ng days, minsan, depende. Yeah. Minsan, 1 month. Depende sa ikot ng
papasok ka doon sa pumasok. Kailan yung Chinese New Year ng time na yon. Yes. Oh, doon naman may i-explain. Eh yung iba kasi, basta sinabi 1960 January, ay rat ako. Tanga. Bakit mo sinabi rat ka? Eh kasi 1960, tanga. Inalam mo ba kung kailan yung Chinese New Year? Eh January ka. Dapat alam mo kung kailan. Kasi ang Chinese New Year, minsan January, minsan February. Pero pag March ka to December, sigurado. Sigurado. Yan ang, oo. Eh kaya lang tanga ka. Kaya mo lang kasi. So sabi, sobra ka naman. Grabe naman yung ano mo. Hey. Hi, this is Master Ang. I'm a Feng Shui expert. This year, January 22, 2023, we will celebrate the Chinese New Year. Chinese New Year, January 22, 2023. Ito yung mga zodiac sign na hindi maganda para sa taon nito. Ah. Mga zodiac sign na hindi maganda. Ang mga taong pinanganak na rat, rooster, dragon, at horse. Okay, sila yung mga affected para sa taong 2023. Ngayon, akala ng mga rabbit, swerte sila sa taong 2023. No. Ang mga pinanganak na rabbit ay affected sa taong 2023. Kaya dapat ang mga rabbit mag-iingat. Lima kayo na malas ngayong taon nito. Oh, alisin natin yung word na malas. Affected. Okay? Yung mga pinanganak na pig, goat, at dog, kayo ang blessed ngayong taon nito. Pero syempre, kikilos pa rin kayo. Kahit na blessed kayo, kailangan maging masipag pa rin tayo. Para nang sa ganun, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya sa lahat ng mga tao nanonood, gusto ko lang po sana ipaalala sa inyo, hindi siniswerte ang mga taong malas. Ang mga tao masisipag at marunong sa buhay. At isa pa, para hindi tayo pasukan ng malas, huwag tayong gagamit ng mga fake na product. Okay? Meron nga tayong mga pampaswerte, meron nga tayong mga nilalagay sa mga bahay natin pampaswerte, pero marami naman kayong pinapasok sa bahay ng mga fake na product. Tsaka may sinusuot kayo sa katawan nyo ng mga fake. Kasi hindi sineswerte ang mga taong bumibili ng fake na product. Kaya para hindi tayo minamalas, huwag natin suportahan ng mga fake na product. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Thanks.